Hi guys! Tara, samahan niyo akong tikman itong sikat at talaga nga naman legendary ng halo-halo sa buong Pilipinas. At hindi lang basta isa kundi dalawang halo-halo ang titikman natin. Dito lang to sa May Rubio Street, Barangay Digman, Bacoor, Cavite. At yung original Digman halo-halo na kinakonsider na pinakaunang gumawa ng halo-halo sa buong Pilipinas. At meron din sila ditong siopaw, panset, tapsilog at marami pang iba. At yung mga sahog nila sa halo-halo, gulaman, minatamis na sagi, pulang kulay ng gulaman, ube at iba't ibang klase ng beans. Plus ito pang isa sa sikat sa kanila itong giant leche flan. Then meron pang sago, red bean, nata de coco, at marami pang iba. Then pwede ka rin mag-request ng ice cream at 10 pesos lang. Sakto pa pagdating namin maraming umu-order ng for takeout. Kaya ayan, yung atin naman ang gagawin ngayon. Oh wow, tingnan nyo naman kung gaano sila ka-generous sa milk. 100 pesos pa lang isang order ng halo-halo sa kanila. Then may kasama na rin ube halaya na sila rin ang gumawa. And of course, leche flan din. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung hiwa nila. Kaya ayan, tara, tikman na natin. Ang daming laman, grabe. Then ito naman yung isang itatry natin, ito yung BC2 Digman Halo-Halo. Nakalapit lang din ng isang kinainan natin. Kaya tara, tingnan natin yung pagkakaiba nilang dalawa. Mas naunang nagtinda ng halo-halo yung unang kinainan natin kasi yon 1950s pa lang nagsiserve na ng halo-halo. Sila dito sa BC2, 1969 lang nag-start. Ang nakakatuwa lang din dito, marami ng artistang bumisita sa kanila. Kagaya ni VP Binay, Luis Manzano, Andrew E., at marami pang iba. Ito yung mga sahog na ginagamit nila, same lang din ng nasa kabila. Merong saging, garbanzos, red bean, at iba-iba pang kasi ng beans, may sago, may nata de coco, leche flan, ube halaya, at red gulaman. Ang napansin ko lang nilalagay nila na wala sa kabila, pinipig, at itong ube syrup. Mas maliit lang ng konti yung nilalagay nilang leche flan at ube dito. Pero pagdating naman sa milk, pares lang silang generous maglagay. Pati yung flavor ng ice cream, same din yung nilalagay nila, ube and cheese. Pagdating naman sa price, mas mura sila dito, 65 pesos lang may kasama ng ice cream. Sa kabila naman, 110 pesos yung may kasamang ice cream. So halos half yung difference ng price nila. Kaya tignan naman natin yung difference nila pagdating naman sa lasa. For me, wala naman pagkakaiba masyado. Parehas naman sila masarap. Siguro yung sa texture lang na iba dito kasi meron silang nilagay na pinipig. Kaya bukod sa yellow, meron kang crunchy pinipig na makakagat dito. So kanya-kanyang preference na lang kung ano mas gusto mong kainan. Yung mas nauna pero mas mataas yung presyo. Ngilo na naman to. O yung pumangalawa pero mas mura. Overall, pareha silang masarap sa akin. Worth it na natry ko pero hindi ko na kailangan balikan. Dahil sa layo sa Manila kung saan ako nakatira. At marami rin namang masasarap na halo-halo sa Manila. Hi guys! Tara, samahan niyo kami kumain dito sa napakagandang restaurant at bawat sulok ay Instagram worthy. Plus, masarap pa ang food. Dito lang yan sa May Cavite. Marcia Adams yung name ng restaurant. 10 a.m. sila nag-open up to 10 p.m. Pag Saturday daw, close sila. Pero depende kasi minsan may mga events sila or weddings. Kaya minsan hindi pwede mag-dine-in kasi may ongoing silang event. Malapit lang din pala to sa Tagaytay pero hindi sobra. O, diba? Ang ganda ng restaurant nila. Very aesthetic. Super na-amaze ako sa design nila dito para akong nasa ibang bansa. I'm sure mas maganda pa kung daytime. Dinner time na kami nagpunta kaya medyo madilim na. Pero okay pa rin naman. Maganda pa rin siya. Birthday din kasi ng kapatid ni Carter kaya dito kami nag-celebrate. Dito kami sa isang private room at nagsistart na kaming umorder. Oh no, ito na yung order namin ni Carter na grilled lamb chop na may kasamang roasted tomato at potato wedges for $2,650. Then ito naman yung beef tenderloin and bacon kebabs na may kasamang roasted tomato and rice for only $1,250. Ang ginagawa namin ni Carter, since dalawa yung lamb chops tsaka dalawa rin yung beef kebab, pinagmimix namin, tig-isa kami para matry namin parehas. So ayan, titikman na ni Carter. Thank you. At ako naman, hindi naman masyadong halatang gutom ako kasi ayan, halos masimot ko na. As usual, medium yung doneness ng lamb chops namin. Mami, look at this. I like my own now. Nice. Happy day. Mm-hmm.
Nice. Juicy, ano? Ito yung menu nila, guys. So, kung interesado rin kayong puntahan yung place, pwede nyo i-check yung Facebook nila, Marcia Adams. Maganda rin ma-visit nyo sila ng daytime kasi I'm sure mas maganda siya. Medyo tago lang siya, guys. So, para hindi kayo mahirapan, i-waze nyo na lang. Bugs! So yun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa video namin for today. At kung nagustuhan nyo, paki-like na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching, bye!